Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo sa mga top trending stocks ano this Saturday. And yung mga na-i-update na natin last 2 days ago. Ayan, so syempre din na natin isasama. Syempre don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin si all button para palagi kayong ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, so mag-start na tayo. Let's start with SCC. Mabilisan lang to at medyo marami kong gagawin mamaya. Ayan. And yung gagawin natin guys, about crypto yun syempre. About crypto. Okay. And right now, as kumbaga, as usual, so silipin natin dito. Yan, sinabi natin before, mukha siyang head and shoulder pattern, 'di ba? Ayan. And syempre target natin diyan guys, based dun sa mga past videos natin ano before. And kung magpe-play out nga to, ang possible target diyan is dito guys, 14.7. Ayan. So base po ito sa nakikita natin right now ano. Ayan. And hindi po natin sinasabi na talagang yan po ang mangyayari guys. Okay, possible lang no. And kung hindi naman eh mas maayos. Okay, para sa mga nakabili dito sa gawing taas. And sa mga nag-aabang guys. So tignan natin. Okay. And right now kasi we have here a retest. So sign of ano to, no, kumbaga continuation na siya ay still bearish pa rin guys. So ganun po kasi yung talagang trend. So once na siya ay nalaglag or nag-breakout guys sa may taas, then pagka nag-retest yun at bumalik ulit dun sa may dati, yun na guys. Okay. So katulad na to, we have here, so nalaglag tapos nag-retest, hindi bumalik sa dati tapos boom. Okay. And possible, so ang pinakamalapit kasi rito na support natin is eto na guys eh, yung previous low natin dito no, since nung 2022 November to eh. Okay, from here sa 29. Ayan. So very very close yan at pwedeng ma-hit guys ano si 29 support. And yun nga, for SEC right now is bearish tayo for the meantime since nasa baba tayo ni 200 day moving average. Okay, ayan. Then sa lower time frame siguro, so silipin natin dito. Okay, sa lower time frame. So ano bang itsura to guys? So para siyang ano no? Para siyang descending triangle pattern. And we know that this is a continuation pattern. Possible ano? Ayan no? So pagka sinukat natin yan, yung target guys, yung height. So at least dito. Ayan. Okay, so just in case pagka nalaglag, so at least so mag-adjust tayo na konti. Ayan. So at least dito guys sa 28.2. Okay. Ayan. So dun yung possible target natin for SEC ano. Ayan. Tapos next natin PXP. Let's check this one guys, PXP. Ayan, so save muna natin to. Save, save. Okay. PXP tayo.
Tapos sa weekly, guys. So sa weekly looks bearish ano? Since January, guys. Okay, and right now is mukha pang bearish ngayon, yo. Support natin dito. Let's see. Somewhere here. Ayan, sa 5.31, guys. 5.31. Tapos we have here sa 4.97 at least. Okay, pwede rito. 4 point. Or sabihin na natin dito, guys, sa may 5. Ayan. Ayan, so sa 5, no. 5.31 tapos 5. So ayan po yung ano natin dito. Next two supports for PXP, guys, based sa ating weekly chart. And sa daily looks bearish nga, yo, di ba? 200 day laglag, guys. Okay, remember. So sa part na to, bounce then boom. Laglag, guys. Yun lang ang masama dito, no? And right now, so tignan natin kung fake out ba to or talagang siya i-bearish na. Okay? Ayan. Pero for the meantime kasi, pag sinilip natin to sa RSI, over na siya, sold na. Okay? And sa lower time frame, syempre ang naabangan natin dyan is yung talbog. Yung bounce, ano? So, based dito, pwede tayong mag-abang dito sa 5.31. Ayan. So, pwede rin, guys, ano? So, sa daily chart, oversold na. Pero, pwede pa yung mag-extend. Okay? Sa 4-hour chart, oversold. Good. 2-hour chart, oversold. Good. May confluence. And sa 1-hour chart, is oversold din. Okay? So, for the meantime, mas okay, ano, na siya ay malaglag muna rito sa 5.31. Even dito, guys, sa 5. Kasi, sa ano natin, sa daily chart is medyo, ano pa to, eh. Kumbaga, nakasaw-saw lang siya, ano. Ayan. Pero sa lower time frame is, ano na, kumbaga, ready to go na tayo sa, ano, sa bounce. Okay? So, once na may ito, pwede na tayong mag-bounce, eh. Ayan na, sa may 5.31. Pwedeng-pwede dito, guys. No? And, syempre, iba yung mga supports dito sa lower time frame. Ayan. So, dito, guys, sa 4-hour chart is, ano na rin to. Support na rin kasi to. Ayan, no? So, support na to, eh. Sa 5.42. Ayan. And sa lower time frame, so pwede nang tumalbog pero hindi natin aalisin, guys, yung chance na malaglag dito sa 5.31 na. Ayan. So pinakita na natin. Then next is eto, guys, SSP. Ayan. So di naman kadalasang nagtitrending to si SSP, guys. Ayan. So, madalang na madalang, guys. SSP. Let's check. Alright. So, maybe may catalyst or may bad news. Okay, about this. That's why siya ay trending right now, ano? This weekend. So far, okay, pag sinilip natin to, we have here low tapos higher low, guys. Okay, so medyo maganda. Tapos dito is nakailang retest na rin, guys, sa 1.81, guys. Malapit dito, no, yung kanyang final resistance. Pero based dito, mas respected kasi dito, guys, sa 1.75. Ayan. So mas pwede nating gawin to na neckline compared dito sa 1.81 kasi mas marami ditong mga untog-untog, eh. Okay? Ayan. Tapos yung mga supports natin is nakaabang naman na yan. So siguro silipin na lang natin sa daily chart. Okay? So sa daily chart, guys,
1.66 tapos 1.63. Then we have here, wait lang. Check natin. Ay sa 1.6 pwede rin dito, guys. 1.6. Ayan. 1.63 tapos sa 1.6, guys. Then 200-day moving average. So medyo goods to, no? And sa part na to, pagka ano natin, pagka sinilip natin, guys, so medyo ano siya, medyo nagre-retest dito sa 200-day moving average. Ayan, pero di po natin sinasabi na ano to, no, nabubuusan dito malapit sa may 200. Ayan, so nag-base lang tayo dito sa ano niya, sa 2 movements niya rito since nung July 2022. Okay, and after that, boom, we have here a nice bounce. Okay, from here tas dito, so halos 49%. Then yung pangalawang bounce dito nung nag-retest sa 200, 41%. Okay, ayan. So ito po, guys, yung nakikita natin for SSP. And silipin natin dito, no? Since RSI natin lower high tas medyo flat dito. And tingnan natin kung paano magre-react to, guys. Ayan. So sa lower time frame, just in case meron tayong makitang dito, TL dito, trend line. So pwede natin 'tong gamitin, ano? Ayan. So at least dito, guys, pwede tayong okay, tumalbog at mag-retest, ano? Retest tas talbog, pwede, guys. Ayan, sa 1.6. 1.63 to 1.6. Ayan, kasi dito maraming mga talbog rito, eh, since nung December 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na actually. Okay? Especially dito sa lower time frame natin. Ayan. Then sa ano naman, sa taas. Ayan. So possible ito yung maging target kung masusunod siya, no? Kung lang, kung. Ayan. Kung masusunod. So i-save na natin yan. Then last two tayo, guys. 13 minutes. Solid. Ayan. Okay. Let's wait lang na ma-save, guys. Okay, para makapag-proceed na tayo sa pang-apat. And yung pang-apat natin, si Bloom. And kasi iba na tackle na natin before nung Thursday ba yan. Ayan. Ayan. So, paki-check na lang dun sa may ano natin. Sa mismong YT channel natin, ano? YouTube channel. Ayan. And sa weekly chart, oh. So this week is medyo bearish tong si Bloom. Okay? And ano naman, ano kumbaga, very visible naman dito sa ano natin, sa weekly candlestick natin. And this time is nag-close na kasi to, guys. Okay? Since nag-overbought, pullback, and syempre yung ating ano dito, inaabangan dito is yung bounce play, ano? Ayan. Pero for the meantime kasi, so silipin lang natin saglit. So saan yung ano natin dito, pwedeng support na ano natin, na may consider, guys, just in case. So at least dito, ano, sa 8.95. Ayan. So pwede dyan, 8.95, tapos next 8.77. And sa daily chart natin, guys, lipin natin, ooh, bearish na bearish, ano. We have here a bearish divergence, guys. Okay? So, based dito, so pwede itong mag-retest as low as 8.77, ano? So, we have here bounce. Okay? So, 2 bounces na rito, guys, eh. Okay, sa area na to malapit sa 8.77. And kung marerespect yan, so possible mag-bounce din tayo ulit dyan. Once na ma-hit sa 8.77 support. Ayan.
And si 200, so I think medyo malabo pa to eh, kasi malayo, oh, diba? Ayan. And si Bloom kasi pag sinilip natin to, ilang percent na yan, oh, diba? And kung hahabol ka pa lang, medyo late na. So from here tapos hanggang dito, so halos 74% rally. Ayan. Then sa ano, sa weekly chart guys, pwede tayong mag-bounce dito, ano, kasi malapit naman sa may support eh. Ayan. 4-hour chart, 2-hour chart. Okay. So sa 2-hour chart, pwede na tayong mag-bounce since oversold na siya. And sa 1-hour chart is oversold din guys. Ayan. So pwedeng-pwede na tong pitikin ng very very light. Ayan, since tayo ay nasa lower time frame pa lang, ano, 2-hour chart saka sa 1-hour chart. Ayan, so i-save natin yan. Then last is etong sa AGI guys, 16 minutes. Ayan, so wait lang natin ma-save. Time check. So ano na ba ngayon? 7:05 guys. Okay, so tapusin na natin to. Last but not the least is AGI guys. Okay, so punta tayo ulit sa weekly chart. So red candlestick. And kung papansinin natin, medyo pinaglalaroan itong sa AGI, ano? Mahaba guys yung wick sa may baba, buhos tapos sa low, buhos tapos sa low. So ganun yung nangyayari dito, ano? Kung bakit super haba ng mga wick sa may baba. And overall guys, so ito yung kanya itsura, okay? So para meron lang tayo idea. And from here is we have a nice retest dito guys, okay, sa area na to. Ayan, 13.18. And kung mag-add tayo na support dito guys, so possible, saan pwede? I think dito guys, pwede rito. Ayan, sa may 12. 12.07, pwede tayong tumalbog dyan, ano? And kung hindi naman dyan guys, tatalbog sa may 12.07, so maganap pa tayo ng mas malapit pa na support dito. So I think dito sa may 11.54. Dito guys, malapit dito. Ayan. 52.54. Okay. So nag-add na tayo ng dalawang support for AGI. And let's move ano, sa daily chart. Okay, from weekly tapos sa daily chart. And silipin natin dito, since sa AGI is nasa taas na ni 200 day moving average, ano, based po dito sa ating daily chart. That's why meron tong momentum guys. Ayan. And sa part na to, yun nga yung pinakamalapit na pwede natin masabing support. Ito si 12. 12.07 guys. Okay. And sa lower time frame, still the same. Same lang. Ayan. So ayan, so maganap lang tayo ng mga ano natin dito. Pwede nating gamitin support. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos 5. Okay, so medyo respected to guys. Ayan. So meron tayong TL dito. Okay. And tignan natin kung mag-hold dyan guys, no? And kung siya ay masusustain, so still is possible pa rin tayo mag-retest dito malapit sa may 13.18 resistance natin. Ayan. So I think tapos na po tayo. And maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye, I'm out.